Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig! Don't forget to like, subscribe, and share this video para alam mo kung ano ang latest trending news na ating pag-uusapan ngayon. Anako, ito na po! Luis Manzano! Mga Flex Fuel executive dinikdik sa scam! Naku po! Anong nangyari kay Luis Manzano? Kinasuhan si Luis Manzano kasi investment scam, sangkot sa isang investment scam si Luis Manzano. Ito naman kabibig, oh. Kinasuhan sa National Bureau of Investigation ang actor TV host na si Luis Manzano at iba pang opisyal ng isang kumpanya ng langis sa bansa na inakusahang sangkot sa investment scam. Base sa impormasyong nakalap ng news site ng bilyonaryo, isang retiradong pulis at apat na iba pang nagsampa ng reklamo sa NBI laban kay Manzano at sa mga opisyal ng Flex Fuel Petroleum Corporation. Ayon kay Jinky Santa Isabel na nagsilbing tagapagsalita ng mga nagreklamo, ang initial na investment nila ay 1 million per share. Naku po. Base aniya sa kanilang group chat, mahigit 100 investors ang nagbigay ng minimum na puhunan na aabot sa 990,000 pesos. Nagtiwala umano ang mga taong ito dahil kay Luis Manzano. Sabi nito, "We invested because of Luis Manzano. His message in the Zoom conference resonated and inspired us to invest. We bank on his good name that they will not be duped. There are around 100 complaints, investors. Who wants their money back?" Pahayag ni Santa Isabel sa bilyonaryo. Nakipag-ugnayan na rin umano siya kay Manzano. Sa kanilang pagkakaalam ay siyang presidente at chairman ng Flex Fuel. Naku, si Luis pala ang presidente dito. Pero sinabihan umano sila ni Manzano na hindi na siya konektado sa oil firm. "He told us he's no longer connected with the company, but we invested because it was him who represented the company to us in 2020. Sa kanilang reklamo, inilahad ng mga nabiktima na pinangakuan umano sila ng 70,000 monthly return of investment sa bawat 1 million na ipapasok na puhunan." My God! Ang naging iskandalo ito. "On my part, I received 70,000, 5,000, then nothing. I invested in October 2020 with a lock-in for 2 years. I waited in November last year. I wanted to get my principal of 3 million, according kay Santa Isabel. Samantala, hiniling naman ni Manzano sa NBI na imbestigahan ang Flex Fuel matapos na lumipat umano sa kanya ang mga investors nito para humingi ng tulong na mabawi ang kanilang pera sa oil firm. Sa kanyang liham kay NBI Director Medardo Delimos na may petsang November 8, 2021, nilinaw ng aktor sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Attorney Regidor Caringal na binitawan na niya ang interes sa Flex Fuel at nag-resign bilang board chairman ng ilang kumpanya sa ilalim ng ICM Group na pinamumunuan ng Chief Executive Officer na si Ildefonso Bong Medel. Ayun pala. Umalis na pala si Luis Manzano dito. Pero, ang sabi ng mga nag-invest kami dahil sa iyo, Luis. Kaya, nadawit si Luis Manzano sa isyo na ito. Sabi ni Caringal, lumapit at humingi ng tulong sa kanyang kliyente ang iba't ibang individual na nagsasabing mga investor or co-owner ng Flex Fuel. Sa kanyang affidavit na may petsang
December 21, 2022, nilahad ni Manzano na ginawa siyang board chairman ng kompanya ni Medel bilang garantiya umano sa kanyang mga investment. Hala! Ngunit sinabi ng aktor na hindi siya nakialam sa management ng mga negosyo at kalaunan ay formal na binitawan na ang kanyang koneksyon sa ICM Group of Companies kabilang sa Flex Fuel. Bong conducted the business in such a way that operational matters were kept away from me, sabi ni Manzano. Matapos umano siyang nag-resign sa Flex Fuel at iba pang kumpanya ng ICM Group noong Pebrero 2022, ay naglapitan na ang mga investor para humingi ng tulong sa kanya. Ipabatid muna mo umani ito ni Manzano kay Medel pero wala naman itong ginawang aksyon. Naku po mga kabibig. Ano nangyari kay Luis Manzano? Well, nagbigay naman ng kanyang statement sa Luis Manzano na nag-resign siya bilang sabi dito oh. Nasaan ba dito? Sa kanyang affidavit na may petsang December 21, nilahad ni Manzano na ginawa siyang board chairman ng kompanya ni Medel bilang garantiya umano sa kanyang mga investment. Ay, ginamit lang pala si Luis para makahikayat ng maraming investors. After doon, parang nag-resign si Luis sa ICM Group of Companies. Kaya nga, yung mga investor anong tawag dito? Kinausap si Luis kung ano ang nangyari, parang scam na yata or na-scam kami. Pero before ito sumabog na na-scam sila ay nag-resign na si Luis Manzano. Okay. Oo, sabi nito sabi ng isang Santa Isabel na we invested because of Luis Manzano. Well, knowing Luis na ang galing talagang magsalita, di ba? Artista, the same time, marunong sa negosyo, endorser, natural, yung mga taong nakasali sa Zoom conference ay mahihikayat talaga na sumali. Sabi dito, we invested because of Luis Manzano. His message in the Zoom conference resonated and inspired us to invest. We bank on his good name and that we will not be duped. So, sabi. So, naniwala sila. Tapos, alam niyo naman, ang pangalan Luis Manzano. Marami nang ginawang maganda naman ang ehemplo si Luis. Diba? So, sana ma-resolve ang problemang ito. At sana hindi madawit si Luis Manzano. Pero dito naman, kinasuhan sa National Bureau of Investigation ang actor, TV host na si Luis Manzano. Kasali si Luis na kinasuhan. So, yan lang po ang ating latest trending news. Maghintay lang tayo ng official statement ni Luis Manzano tungkol dito kung ano ang development sa kanyang kaso sa NBI kasama ang ilang opisyal ng isang Flex Fuel Petroleum Corporation. Write down your comments below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!